What is up to you mga Repa? Eto na naman po si Repa Moto Vlog. Pupunta ako ngayon sa Kainta, syempre sa aking Monomore. Pupunta ako ng Kainta and meron kaming pupuntahan sa may Purview. Sasamahan namin si Sir Tonyo. Si Sir Tonyo, kung nakasama ko siya nung nagbigay kami ng donation. Wow! Pumpugyo! So kung sumusubaybay kayo sa mga videos natin, nakilala nyo siya kasi maglilipat siya dito sa parang, no? So for today's video, no, nagpost kasi ako sa ano, sa may Gamma, sa mga Gamma groups na ito itong setup ko na to. So for today's video, pag-uusapan natin to. Alright, so itong digital panel, saan ako nagpakabit, saan ako nakabili, at paano siya kinabit. Alright, so bagong lahat, i-hit nyo na yung subscribe button at ating notification bell para lagi kag-update sa mga upcoming vlogs namin. Alright, so let's go. Pero bago pa lang lahat, set up muna natin itong side mirror. Pero bago ang lahat, yun, pogi, oh. Ipasok ang intro. Alright. What's up, ayan, so mga Repa? Hi! Eto na naman po, panibagong video. Alright. So, gaya nga na sabi ko, no, sa intro natin, pag-uusapan natin itong setup ko dito sa may toto. Yan, kung nakikita nyo, pusa, pangalupitan to eh. So, kung nakikita nyo yung setup natin, yan, yan ang pag-uusapan natin for today. Yan, today. Today, today, today. Yan, so yan ang pag-uusapan natin for today. So, paulit-ulit na ako mga Repa, no? Itong digital panel, itong parang butterfly, tsaka itong clip-on handlebars. Una, saan natin binili? Pangalawa, saan tayo nagpakabit? At pangatlo, saan? At paano pala kinabit? Yun. Una natin pag-usapan is yung digital panel. Marami kasing ano, nag-post kasi ako sa may sa mga Rusi Gamma, ano, Rusi Gamma groups, SSX 200 groups, tsaka yung sa isa pang Gamma group, no, puro Gamma lang yung mga nandun. So nagpost ako nung ano, meron akong nakuwang reference dati pa eh, yung picture na yon. So nagpost ako, kung tanong ako kung saan nakabili si sir, at tsaka ano, nag-credit to the owner pa nga ako eh, kung ano yung ginamit at paano discard niya sa pagpapakabit. Actually, nung pinost ko yun, nakabili na ako nung ano, nung tinatawag nilang stabilizer, no, ito, which is ito. Pero no, maraming nagtanong-tanong kung paano at saan ko nabili tong digital na to. Tsaka marami na rin silang tinanong nung nakita nila eh. Yung digital panel, unang-una pag-usapan natin, ano. Yung digital panel, nabili ko to sa Lazada. Tapos yung link sa may description. Alright, check down below. Tapos, nagpakabit tayo nito, itong digital panel na to, kay Normay. Normay Motor Shop dito sa may Sumulong Highway. Kung taga Kainta ka, taga San Mateo ka, taga Marikina ka, taga Masinag, taga Antipolo, pwede mong puntahan yun dun, papunta dun. Pwede kang magpakabit sa kanya. Kay Boss Jeff. Si Jeff yung nagkabit sa akin ito. Pero yung kasamang speedometer sensor nito na magnet style, hindi ko nagamit actually. Kasi hindi talaga siya nasa sensor. No? Tapos ngayon, bumili ako ngayon ng digital speedometer gearbox. Ayan. As nasa description din yung link kung saan ako nakabili. Alright. Since hindi na ako nakabalik kay Normay, dito na ako nagpagawa kay RS Moto Shop. Ayan. RS Moto Shop. Diyan ako nagpakabit. Nagpakabit ako kay Boss Bola. Yun.
Boss Bola, ang nagkabit sa akin nung gearbox natin, ano. So yan, wait lang, ito lang tayo dito, pakita natin sa inyo, no. So yan, ano. So ito yon yung gear, yung ano, yung digital speedometer, yan, no. Merong odo, RPM, yung oras di ko na naayos eh. Ito yung gear. Meron din ditong neutral, yung mga signal light. Yan, yan yung mga signal light. Tapos may mga modes and reset dito, pero di ko na inaayos yan. Basta maayos na yung speedometer tsaka yung RPM ko, ayos na ako dyan. Tapos ito yung ano, yung tawag dito, yung digital gearbox. Nabili ko rin to sa Lazada. Nasa description yung ano, yung link, no. May ginawa lang konting tabas dito si Boss Bola para maikabit niya, no. Kasi yung magnet di ko rin nagamit. Ito yung magnet, oh, nakasama nung ano, speedometer, di ko nagamit. So bumili na lang ako ng gearbox para sure na wala nang problema sa magnet and all. So yan yung gearbox, nabili ko lang yan sa Lazada. So punta lang kayo kay Normay. Punta kayo kay ano, RS Moto Shop, para magpakabit nito, no. Yun yung pinakamagandang upgrade ko dito talaga, kasi dagdag pogi eh. Uy, pogi. Lakas naman nun. Ganda. Sana all. Pangarap ko yan, magkaroon ng ganyan tunog na motor. Ibig sabihin, 4-cylinder yan. Anyways, now back tayo to the topic, eh, no? Number 2 is yung ating clip-on handlebars. Nagpakabit ho ako nito kay RS Moto Shop din. Oh, wait lang, pasok lang tayo dito. Sir, padaan. Yan, no. So itong clip-on handlebars, yan, no, MSM ang tatak. Kinakabit ko lang din to kay RS Moto Shop. Nabili ko yata to ng mga halagang 500, ano. So ang discarte nila dito, ito stock to. Stock to. Yan. Tapos nung kinabit nila to, si Boss Bola din ang nagkabit nito. So shoutout kay Boss Bola, no. Nung kinabit niya, may binutas siya dito somewhere dito, kasi yung lock nito para may pasok dito. So may nagbutas siya ng something dito, somewhere dito. Kasi may parang may pin lock pa yan eh. Ganun din dito sa kabila. So stock to. Ayan. So ang kagandahan ng motor natin, ng mga Gamma, SSX, naka one click. So one click naman yung ano, yung motor natin. Pinatanggal ko na yung choke. Yan, kung papansin nyo, ito yung choke na cable, oh. Yan, so pinatanggal na natin yung choke para hindi sumaya dito, kasi yun yung magpapasayad nun dito eh, no. So yun yung clip-on handlebars natin, no. Meron tang may nagtanong sa akin eh, kung naka quick throttle po ba ako. Sir, hindi po ako naka quick throttle. Ako po ay naka, ang tawag dito, parang push button ng XRM. Ito, oh. Yan lang yung dinagdag para lang may angat tong sa throttle natin, ano. So binaliktad niya lang yan. Tapos pinutol ni Boss Bola yung ano. Boss Bola na rin nagkabit. Ito, isang pagsalpakan niya lang yan. Saglit lang din niya kinabit yan. So mga halagang 500, mga 500 plus yata yung gastos ko nun. So tamang conversion lang talaga, no. Actually, nakuha ko tong idea na to para hindi na ako mag quick throttle. Ito, mga 50 lang to. Alam ko sa pagkakatanda ko eh. Nakuha ko tong idea na to. Nagtanong ako kay Boss Kinkan. Kung kilala nyo yan, si Boss Saddam. Ah, pucha, malupit yan. Yan ang pinaka-idol ko sa SSX. Magandang pares nyan is yung pangatlo natin yung pag-uusapan, is itong stabilizer, oh, na nagmukhang butterfly. Actually, this is a port, ano, port stabilizer ng Raider 150. Ito yung nagkaroon ng ano, ng usapan sa mga Gamma Group. Kasi nung pinost ko yung pinaka-reference ko, actually matagal ko nang nakita yun. Hindi ko lang talaga mahanap. Hanap ako ng hanap ng butterfly sa Lazada. Hindi ko mahanap to. Yung pala, stabilizer siya ng fork ng Raider 150. So ginawa lang talaga siyang pang dekorasyon dito. Pandagdag pa pogi, no? So yun mga ano, mga repa.
kinabit to, to pinailalim ko to sa ano yun, ayan kung mapapansin nyo, yan, pinailalim ko to sa clip-ons, yan, magandang aparis nyan yung clip-ons, no, para pandagdag pogi talaga, no. So kung mapapansin nyo, eh, may butas pa dito, inatres ko lang yan kasi nakaabante yan, dalawang butas yan, nakaabante yan dito. Sabi muna tayo dito, no, may papakita lang ako sa inyo. So eto, no, yun nga, nung kinabit to, papakita ko lang sa inyo paano yung kinabit, no. Pinailalim ko yan dito. Yan, no. Tapos nilagyan ko ng cable tie para hindi magalug-alug. Kasi nung kinabit ko to magalug-alug eh. And number two, is itong susi ko. Teka, ayan, no, mahirap patanggalin. Ito lang yung mahirap dito, mga sir. Yan, itong susi ko, duplicate na to, no? Yung original nasa bahay. So yan, nung nagpa-duplicate ako, manipis naman siya, so tinabasan ko to sa kabilang side, tinabasan ko para magkasa. Yun lang yung problema dito, yung susian. May nag-comment din dun sa post ko, may nagtatanong pa paano yung susian. So yun ang diskarte ko dun, para lang magkasa yung susi. No? So yung buti na lang meron akong duplicate na manipis-nipis para magkasa, kasi yung original hindi talaga kasa. So yun yung clip-ons natin, tsaka yung pampadagdag pogi na stabilizer ng Raider. So yun lang yung naging upgrades natin dito sa panel na to, dito sa harap, no? Kung makikita nyo, no? Maganda eh, maganda siya tignan. Actually natuwa nga ako at maraming nag-comment, nag-like, nag-wow, nag-react dun sa post natin, ano. Actually, hinahanap ko lang talaga yung totoong may-ari. Nagulat ako, maraming natuwa dun sa video natin, sa post natin, ano. So, ako lang naman, naghahanap ako ng diskarte, tinatanong, nahanap ko yung may-ari kung paano yung diskarte niya sa pagkabit. Nakabili na kasi ako that time ng ano nito. So, nung kinagabihan, kinabit ko na lang kaagad, naganap ako ng ginawa, naganap ako ng diskarte ko kung paano siya kakabit. So gaya nga nasabi ko rin sa post ko sa may mga sa gamma groups, gaya nasabi ko sa post ko doon, di kailangang mahal ang motor mo. Tama ba? Hindi ko maalala eh. Yun. Diba? So diba, hindi mo naman kailangan talaga bumili ng mamahaling mga motor-motor, Diyos ko. Ano ka lang, hanap ka lang talaga ng ideas, you know? Post ng mga ideas para ano, no? Para makakuha ka ng ano, ng ideas, no? Sa ibang tao na parehas ng motor mo. Para mapapogi din nila yung motor nila, no? So share lang, ano? Ganun din sa mga subscribers natin, sa mga nanonood, viewers natin. No, share niyo lang kung ano yung mga upgrades niyo sa motor niyo para makita rin namin, nakita rin ng iba, you know? Huwag nyo lang sanang ipagdamot. So yun, yung mga naging upgrade ko dito. Sana marami pa akong mai-upgrade dito para mai-share ko din sa inyo, no? Yun, tuwan-tuwa ako dito sa dagdag pampapogi ko na to. So sinare ko na rin, no? Kasi marami rin kasi nagtatanong, marami nagko-comment. Kaya binlog ko na rin. So sana may napulot kayong ano, konting kalaman. May napulot kayong idea para mapaganda pa yung motor ninyo, ano. Dito ko na siguro tatapusin itong vlog na to. So, para sa mga hindi pa nakasubscribe, hit the subscribe button. At hit nyo na rin yung notification bell para laging updated sa mga upcoming vlogs namin ni Repa. Para makita nyo rin yung mga susunod naming upgrades. Yun, para ma-share ko din sa inyo at makita ninyo. At magawa nyo rin sa mga motor ninyo. So, be proud you are UC owner. Owner pala. Owner tuloy. Be proud na Rusi owner ka. Kasi motor pa rin yan. Kahit na anong klaseng motor yan. Motor yan. Basta umaandar, di ba? So, yun. So, dito ko na tatapusin itong vlog na to. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagsisimula pa lang tayo. So, sana marami pang manood, sana marami pang mag-subscribe. So abangan nyo lang yung mga susunod naming gala-gala ni Repa. Abangan nyo rin yung mga susunod naming upgrades, alright? So this is your boy Repa Motor Vlog. Woohoo! Let's get it on! Tingin sa taas! Salamat ama! Ay nako!
Maraming salamat.